get it. Leave me alone. Don't bother me. Buy food. Mom. Thank you. Wow. Ang laki niya, ha? Tiba-tiba ka, ha? Naatad ka pa, nakita mo ng barya. Akin ang tignan mo, tsak, malaki yan ito. Gilbert, yung nalaglag na bago, dala mo yata yun. Ah, oo, sandali. Hi. Those are my bags? Yes, sir. Yeah, just bring them inside. Yes, sir. Here. Thank you. Thank you. Wow, $20. Good morning, sir. Those are my bags? Yes, sir. Yeah, just bring them inside. Dapat ako dito, kano eh. Watag maliwanag ito. Marlon! Hudas ka, Marlon! Hudas ka, Marlon! Ayos na ba yan? Oo. Eh, yun, ayos na ba? Oo. Eto. Ayos na to, ha? Malis ho. Thank you, ho. Boss? Boss? Palimos nga po. Boss, candy to eh. Ano ba gusto mo? Pambata lang to. Ang gusto ko, pang kape. Magkano ang kape? Eh, alam niyo naman ang presyo ng kape sa hotel eh. 50 peso. Mag-candy ka na lang. Hey! Ano ka ba? Magpapakamatay ka ba? Bakit sinabi ka ba? Loto! Paging Mr. Ian Davis. Ian Davis, you have a telephone call at the lobby. Oh, sir, ba't mainit po yata ang ulo niyo ngayon? Sino matutuwa niya? Hindi ba sinabi ko sa inyo, ayaw ko nakakita nagkalat ng pulubi sa harap ng hotel. Nakakasira sa image ng hotel. At ang isa pa, may VIP tayong darating ngayon. Kailangan magkaroon ng tight security sa lobby. Yes, sir. Ngayon po, sir. Aray. Gilbert. Yes, sir. Nasaan si Marlon? Dandyan lang sa tabi-tabi yun. I-page mo. Yes, sir. Pera mo nga ng mic mo. Oh. Paging Marlon. Marlon Paging. Paging Marlon. Paging Marlon. Marlon, kung nasaan ka man, pumunta ka na rin sa lobby. Marami naghahanap sa'yo eh. Hinahanap kita. Hinahanap ka rin ni manager. Dalian mo ha. Pumunta ka na agad dito. Loko. Aray! Ikaw ang loko eh. Nadidinig ka sa buong hotel, nadidinig ka hanggang kalsada. Nagbibiro lang naman ako eh. Paano malalaman ng tao nagbibiro ka lang? Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Maski kailan ka, oh. Maski nga dyan, ba't mo ako tinatawag? Hinahanap ka ng manager, galit na galit na eh. Huwag mo na gamitin yan. Nadidinig tayo, nag-aaway tayo. Maliwanag ba? Mo eh. Yan ang sinasabi ko. Yan pala si Mark. Gire! Bakit mo kinaligan? Siya okay ka ba? Hindi ho, eh, pinatido ako nito eh. Eh, nalaglag ho yung susi ko. Hindi ko sinasadya. Eh, pinatatawag daw niyo ako, sir. Oh, may VIP guys tayong darating dito. At dito na pili mag-honeymoon. Ha? Asikasuhin niyong mabuting dalawa. Mag-honeymoon kayo? Yung bisita sinasabi ko mag-honeymoon. Maliwanag ba? Oo, sir. Ikaw. Sige, ano pong inaaroon? Naku! Narinig niyo na sinabi ng asawa ni Don Ramon. Malapit nang dumating. Ha?
Sir, saan ang gagamitin itong wheelchair? Baka buntis si Don Ramon. Baka bagong panganak. Oo. Oo nga, no? Ano panganak? Lalaki yun, ah! Oh, ayun na, ah. Hoy, ha? Ingat, ah. Yes, sir. Good morning po. Good morning. Magandang umaga naman. Eh, maliit naman pala sugat nyo, eh. Kakapiranggot, nadali lang ng pedicure. Teka nga muna pala, yung mga asawa ko yun, andyan na. Andun doon si registrar. Ah, baka humadisgrasya. Ginat kayo, baka mamagayan. Makanggrena kayo. Palagay ko naman hindi mangyayari yun. Huwag mo akong tatakutin. Hindi po. Oh, sige. Oh, at sige, sige niyo mabuti. Oh. Ano ba hinihintay niyo? Yung bagay eh. Oh, ingatan niyo yung mga maleta. Oh, oh. Wala nang akin. Yung dalawang malaki eh. Yung malalaki akin, naula ko rin sa malita, agawin mo. Gulang-gulang ito, maski kailan. Bakit ba? Bigat eh. Ingatan niyo yung maliit ang maliit. Ano ba laman nun? Generator. Generator? Loko, buti nga sa'yo, swapan ka kasi. Siguro naman ang mga tao sa hotel na ito'y maiingat, ano ha? Siyempre, ano, Don Ramon? Oh, ano ba dito? Ay, get in! Don Ramon, nasan? Pwede ko! Ano? Lahat ng kalokohan ginagawa nyo, ayoko na maulit yun. Yes, sir. Tandaan niyo, ha? Yes, sir. Ikaw, Benji. Ha? O pwede ka na malis ngayon. Sige yes, na. Sir. Ay! Ay! Tanduan kayong dalawa. Eh, nadulas ako eh. Tinulak mo ako eh. Ako nadulas. Tama na, upo na kayo! Eh, ano ba ho atin? Just sabi mo, ha? Eh, kailangan niyo, Roche. Sinamahan ko. Eh, kayong dalawa, kailangan ko eh. Pabuti naman, tapabo ko si Don Ramon. Hindi na sila lilipat ng hotel. Pinatawad pa kayo. Hindi ko namin sinasadya yun eh. Si Gilberto may kasalanan eh. Nasadya niya ako eh. Ako sisisihin mo, mabigat yung napunta sa akin eh. Ikaw ang pumili nun eh. Kala mo yung malalaking maleta, mabigat eh. Inumang mo sa akin, dinikit mo sa akin, kaya inadampot ko. Ikaw may kasalanan dyan eh. Ikaw may kasalanan. Ano ako? Ikaw! 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 Pagsitigil kayo! Iluwa mo yan! Grabe, iluwa mo yan! Iyok! Good afternoon, sir. Excuse me, sir. Sir, tungkol ko dun sa confirmation ng mga Japanese tourists na darating next month. Paano ho ba ang business reply natin? Ititilig ho ba o ikikibol? Ha? Paks mo na lang! Yes, sir! Oh, ikaw nga pala, Marlon. Tapos na maliligayang araw mo. Pinatatawag ka ni Don Jaime. Bakit ho kaya, boss? Anong malay ko? Baka na maibibigay na sa'yo yung separation fee mo. Separation fee? Si Sante ko? Bakit? Di ba siya kasama? Binututuro ka pa eh. Huwag mo ko'y damay. Eh, ikaw may kagagawa nun eh! Ikaw may kasalanan eh! Ikaw! Ikaw! Tama na yung away! Sir, goldfish. Tay, mukhang may lakad tayo ah. Mukhang aakyat tayo ng ligaw kay Ate Carol ah. Aakyat ako ng ligaw kay Don Jaime. Pinatatawag daw ako. Si Don Jaime, yung may-ari ng hotel, pinapatawag kayo? Wow, Tay, sikat na kayo! Biruin nyo, yung may-ari pa ng hotel ang nagpapatawag sa inyo? Tay, sikat na kayo! Ay, pahing pera. Anong pahing pera? Saan ako kukuha ng pera? Di ko nga malamang nangyayari sa buhay ko. Baka masisante ko dahil sa nangyari aksident sa hotel. Ang may kasalanan na ito, Tito Gilbert mo. Ba't ako na naman? O hindi ba? Dahil sa'yo kanya na-disgrasya si Don Pangkay? Dahil lang dyan sa Don Pangkay na yan, masisisante ka na? Pagdasal mo lalang ko na huwag sana akong masisante.
Magdasal ka na rin pag nasa sante ko. Huwag mo naman ang masyadong sisihin. Ikaw may kagagawa nito eh. Alis na ako. Oo, kumain ka muna. Sarap nito bago prito. Aray. Bullshit. Nawawalan ako ng gana pag nakikita ko yung mukha mo. Alis na ako. Ingat tayo, ha? Gusto kong makilala mo ang anak ko na nag-aral sa Amerika. Binata-binata na pala ito si Alan at ang gandang lalaki. Eh, kanino pa ba magmamanay ang kundi sa akin? Ah, siya nga pala, Alan. Siya ang Mang Marlon mo. Nung maliit ka pa, siya ang nag-aalaga sa'yo kapag dinadala kita sa hotel. Mas lalo na nung patay na ang mama mo. Madalas mo pa nga akong iha nun eh. Ngayon hindi ko na kayo iihihan. Huwag naman ngayon. Hi! Alam nyo, lagi kayo nakukwento sa akin ni Papa. Lalo na yung magkasama pa kayo sa Vietnam. Matagal na yun, Alan. Alan, maraming maitutulong sa'yo si Marlon. Tulong? Anong matutulong? Alam kong naguguluhan ka pa hanggang ngayon. Ang talagang pakay ko sa'yo, si Alan, gusto ko siyang matuto ng negosyo. Tulungan mo siya at turuan mo siyang maging bellboy. Si Alan, bellboy? Eh, kayo may-ari ng hotel eh. Ba't di si Alan na gawin yung manager at si Rola na gawin yung bellboy? Huwag naman ganun kabilis. May deal kami ni Alan na kung gusto niyang maging isang successful businessman, kailangan magsimula siya sa ibaba. At gusto kong maging lihim sa lahat ang tunay niyang pagkatao. Walang sino mang dapat makaalam na siya'y anak ko. Naintindihan mo? Aha. Uh-huh. Boy, pakibantayabo lang itong kotse ko, ha? Tsaka pakilinis mo na rin, ha? Ayaw mo! Bakit? Babayaran na ba kita ng malaki, ha? Ayaw mo! Bakit ayaw mo? Baka magpagkamal ang kotse ko pa yan. Huh? Suplado naman ito. Alam mo, sir, kamukha niyo yung kotse niyo. Laspag na! Hmm? Boyet, pambihira ka talaga. Ikaw na nga ang binibigyan ng trabaho, ayaw mo pa. Palibasa, hindi ka totoong anak ng tatay mo, eh. Puto ka sa buho! Puto ka sa buho! Ano? Puto ka sa buho! Puto ka sa buho! Ampon! Ano? Ampon! Ampon! Huy! Ay! Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ayoko nakakakita ng pakalat-kalat ang pulubi dyan sa parking lot. Sabihin mo kay Dimensi yan, ha? Yes, sir. Sige. Ah, sir, sulat po. Malakas pala ang padrino mo. Sige, tanggap ka na. Pero pagsubok mo ng gagawin siyo, kapag hindi ka nakapasa, tanggal ka na. Baka ikaw matanggal. Ano ka mo? Kahit tanggal siya pag hindi niya pinagbutihan. Ganun ba? O, tandaan mo yan, ha? Eh, sir, kung napipilita lang kayo, eh duwag na lang, dubali na lang. Itong batang ito, mas tumataas pa ang boss mo sa akin. Sabi mo niya hindi ba halos siya mahirapan dahil nag-uumpisa pa lang siya. Ganun pala eh. Sige. Samahan mo na siya sa supply room at pasukatan mo na siya ng uniforme at ituro mo na rin sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Oo, sir. Galit ka ba sa akin? Hindi ho, sir. Good. Kaya na. Ang pagsit pala ng mukhang hito na yun. Ano ka mo? Ah, hindi. Sabi niya, guwapo daw kayo. Good. Kala mo kung sino? Kala mo kakain ng tao? Ganun yan. Gusto ko naman magpakilala kung sino ako. Huwag, mahalata tayo. Kinakailangan malaman mo lahat ang anomalya rito. Alam mo, ganun lang talaga yan. Menopause na kasi yun eh. Carol, my love. Hi. Siya pala si Alan, bagong bellboy natin. Hi, kamusta ka? Mabuti naman. O siya nga pala, kailangan niya ng bagong uniforme. Oo, sige, sandali lang ha. Ano mo siya? Gayun dalawa? Ano yan? May eksema ako eh. Ito, uniform mo, bellboy.
Ang ganda mo naman. Ilan taon ka na ba? Ba't ka naman nagtatanong ng ganyan? Huwag mo na asawangin yan. Malaki na ang puhunan ko dyan. May tantos na yan. Ano to, bingo? Eh, talaga naman maganda eh, oh. May boyfriend ka na ba? May sumusundo na ba sa'yo? Kung gusto mo, ako na lang ang maghahatid sa'yo. Marlon, ano ba naman na itong kasama mo? May pagkapabling? Hindi pa nakakapagsuot ng uniforme, dumidiskarte na. Di katulad ng mga iba dyan, tatanga-tanga. Huwag kang tatanga-tanga daw, tayo na. Ako? Talagang ganun, pare. Di ba anak ni Marlon yun? O nga, no? Sino-sino pa? Hoy, huwag ka na papasok dito! Matapos. Excuse me, please. I am looking for Muhammad. Muhammad? The guy with plenty balbas? Yes, please. Yes, in there, in the coffee shop. Thank you very much. Okay. Aha! Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala hindi kita mahuli-huli. Dahil nagtago ka dun sa... wala ka naligtas. Habulin mo! Hey! Carol, nahanap mo na ako ngayon, ha? Hoy, kaya kita hinahanap dahil nakita ko si Dimesa at si Edgar na hinahabol si Boyet sa lobby. Tsaka na pag nahuli nila yon, may gagawin silang masama doon. Sa lugar? Sa lobby nga. Talaga ito si Boyet na naman, oh. Dapat siguro pangaralan mo 'yung anak mo eh. Oo nga, sumusobra na eh. Inakalang bigyan na ng leksyon 'yan eh. Kastiguhin mo 'yan. Ano butay? Bait mo. Alam mo bang muntik na ako masisanti sa trabaho? Eh. Sa kalokohan mo. Mabuti pinatawad ako ni Roland. Ito, hindi ko naman ako sinasadya eh. Hindi sinasadya? Ano yung hawak mo? Ito. Ano ito? Di ba sabi niyo, pag ang bata may kasalanan, dapat parusahan? Dapat, parusahan talaga. Kung gusto niyo, patayin niyo na ako eh. Ba't naman kita papatayin? Ba't ganyan ka sumagot? Oh, kinakausap kita, ba't tumatalikod ka? Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Kasi ho, sabi ni Tikboy at ni Omang, napulot niyo daw ho ako sa basurahan at tampon lang daw po ako at singaw lang po ako. Huwag mo naiintindihan na sinasabi nila. Maski na pa man sabihin nila basta anak kita, mahal kita. Alam mo bang wala akong mahal dito sa mundo kundi ikaw? At ang ate Jenny mo? Tay, talagang mahal mo ko. Nanghihigit pa sa akin buhay. Maniwala ka, Boyet, sa tatay mo. Kulang na lang siya mag-anak sa'yo eh. Bakit? May obaryo ba ako? Laki yata nito. Mahal na mahal kita talaga, anak. Tay, talagang mahal niyo ko? Oo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi ka pa kumakain? May dala kami masarap na pagkain doon. Kumain ka na. Kakain na! Ah, kakain na. Mr. Gordim Singh Hera. Mr. Gordim Singh Hera. Please proceed to the administration department. Ako,
Mrs. Don Ramon, pasensya na po kayo sa nangyari. Naku, wala kayong dapat alalahanin. Alam ko namang hindi nyo gustong mangyari yun eh. Oo nga, aksidente lang ho yun, Don Ramon. Hindi ko sinasadya yun. Di ba't pinatawad ko na kayo? Kaya sa uli-uli, huwag kayong padalos-dalos. At nang hindi naman ako laging tinatamaan. Umaylo, Gilbert, tulungan niyo naman ako. Bigat-bigat itong dala ko eh. Tanda ka naman, baka tama mo si Don. Don Ramon! Don Ramon! Ako! Hindi ho siya! Siya ho siya! Kasama ko siya! Pag-abuhin kayo! Takbo! Takbo! Kapabahit kayo! Lahat ba ng kasalanan eh? Patay kong nadamay eh. Pagsabi mo ilaga mo! Tumigil ka na! I-accidente yun ang magagawa natin. Mabuti nga, kita'y dinimanda. Mang Gilbert, pasensya na kayo. Nadamay kayo sa kasalanan ko. Inamin ko naman nakasalanan ko, kaso si Mang Marlon, inamin din nakasalanan niya eh. Huwag na tayo magsisiyan. Aksidente yan eh. Maski kanino, maaaring mangyari yan. Hoy! Tatlong kubag! Tingin ako ngayon kung hindi kayo malula dyan! Ah! Si Busangol. Uwi ka na yan. Hindi, gusto niyo sumabay na kayo sa akin. Ha? Huwag na. Mapapalayo ka pa eh. Tsaka inintay ka pa si Gilbert eh. Ganun ba? Sa ibang araw na lang. Una na po ako ha. Okay. Mabigat yata yung dala niyo. Ako na magdadala. Huwag na! Magang lang ito eh! Kumusta yung bagong pasok? Okay ba? Ba, magaling ho. Masipag ho. Baka naman tatamad-tamad. Kamukha ng iba riyan eh. Pinagtatakban mo lang. Hindi ho. Oh, sige. Ano ho yan, sir? Wala ka na rito. Sir, sa inyo yan. Dami ah. Kami tsaka sal. Uwi na ako. Tumating. Pare! Pare! Panginom nga. Konti pang inom lang. 20 lang. Ang lalaki ng katawan niyo eh. Bataan niyo magtrabaho. Aba! Sumasagot pa! Ayabang to! Hoy! Huwag dito na yan! Kundi sasabog tayo lahat dito! Sige! Subukan mo! Magsasama-sama tayo sa impyerno! Maghintay magsalubong ang kilay ko! Ikaw, ako! Kailangan ka na sa impyerno! Mang Marlon, salamat ho ah. Utang na loob ko na naman to sa inyo. Okay lang yon. Pero alam nyo, ako rin kinaban eh. Pero mo, yung granada pa sasabugin mo at kasama ako doon sa kanila. Panakot lang niya yan eh. Alam mo, panahon pa ng hapon tong granada na ito eh. Kumbaga sa dilata, expire na ito. Ganun ba? Hindi na pong putok to. Wala na yan. Wala na. Balita ko alam, may pinasok na bago elevator girl dyan. Judy raw ang pangalan eh. Tsaka nagsimula na ngayon. Oo. Naawa nga ako dun sa babae. Pero yun yung tinanggal siya dun sa dati niyang trabaho. Naku, kawawa naman. Maganda pa naman daw. Naku, alam mo, pwedeng isali dun sa Binibining Pilipinas ba yun? Ba? Kamukha raw ni Brooke Shields eh. Oo. Brooke Shields? Alan, harbor ko na yan ha. Pakakaribari mo pa ako. Pambasko ko na yan. Sige. Sige sa akin. Mag-asawa ka na. Mag-asawa na ako. Bakunad ka na eh. Oo nga eh.
naging alam. Brooksilda? Kamukha ni Bruce Lee ito eh. Sabi mo, binibini Pilipinas. Alan, okay itong binigyan mong trabaho sa akin. Salamat ha. Oh, welcome. Siya nga pala, ay nasa likod mo, si Gilbert. Gusto na niya mag-asawa eh. Siya, oh. Talaga? Gusto mo rin ba mag-asawa? Gusto ko tumandang binata! Uy! Ay! Pasok! Pasok! Pasok na ho kayo sa loob! Pasok na ho kayo sa loob ng kusina! Maluwag na maluwag ho yan! Huwag ho kayo magsisiksikan! Bawal lang ho humawak sa istribo ho! Bawal ho yan! Sige, pasok na ho! Pasok na! Mama! Last seat na ho! Sige na, pasok na ho kayo sa akin! Oh, sorry! Overloaded na ho! Next seat na lang, okay? Oh, sige! Abante, Arya! Oh, huwag kang mahawak sa istribo ho! Oh, Arya na! Abante! Oh, ito ang ticket nyo, ho. Oh, ito ang ticket nyo. Oh, ito sa'yo. Alan. Oh, ito, ito. Ano ba dating trabaho nito si Brookshield? Eh, dating konduktora ng bus yan, eh. Oh, konduktora? Oo. Oh. Ito ang ticket. Kanya pala elevator, may ticket. Ah. Ay, naku, boy, at sana naman nanggaling yan? Nasa tabi-tabi. Kinupit mo na naman yan, ano? Hindi ko gagawin yun. Nako, alam mo, boy, at masama ang ganyang ugali. Pag nagugutom ka at wala ang tatay Marlon mo, sa akin ka magsabi o kaya sa Tito Gilbert mo. Dahil pag nahuli ka, pati tatay mo madadamay. Eh, hindi... Pati... Eh, hindi ko naman ho kinupit to eh. Bigay lang sa akin to eh. Talaga? Opo. Carol! Sige. Ah, naku, dali! Tago! Marami na pala tayong marumi linin. Oo. Oo, marami na. Ano yun? Alam mo, Carol, kaya lagi kang nasasabit. Lagi kasi kitang naaalala. Talaga? Oo. Pwede bang imbitahin kitang mag-lunch? Baka kailangan naman magpa-doktor ka. Ay, hindi na. Sir, Ma'am Carol, dadaling ko na ba to? Ay, naku, hindi. Huwag muna. Hindi pa puno yan. Sige, dali mo na. Baka kulangin tayo sa linin eh. Hindi, marami tayong linin. Mamaya na lang, sayang ang biyahe mo. Mapupuno pa yan. Sige na, dali mo na. Carol, papano nga miya? Ha? Sige, sige, sige. Thank you. Ay! Hi, Carol. Naku, buti na lang dumating kayo, Marlon, Alan. Kasi yung anak mong si Boyet, nasa laundry. Saan? Sa laundry. Katatago kay Roland, napunta sa laundry. Sa laundry? Sandali lang. Dali. Boyet? Boyet? Boyet! Boyet! Jenny, sa tingin ko, hindi na ako magtatagal. Auntie, please don't say that. I need you. I love you, Auntie. Ever since Mom died, you took her place. I don't think I can live without you. Jenny, get a grip of yourself. Auntie. Robert. Ikaw nang bahala kay Jenny. Mahalin mo siya. Kung wala na ako, magkasal na kayo. I promise, ma'am. Mamahalin ko po si Jenny. Masigit pa sa aking buhay. Ito ang malaking kasalanan ko sa iyong mami. Itong mga sulat na ito ang naging dahilan kung bakit sila nagkalayo. Hindi ko hinulog ang sulat ng mami mo para sa daddy mo. Pero huli na ang lahat, Auntie.
may kasalanan din ako sa inyo. Ngayon ko lang ipagtatapat. May pagtatapat ka sa akin? Yung kaibigan ni Daddy, na doon din nakatira sa States. I gave him our address. It's been 2 years now since Daddy and I have been writing to each other. Ma'am? Robert! Call a nurse! Auntie! Auntie! Robert, quick! Auntie! Auntie! Sarap presko. Rico, ano ka ba? Eh, ba't di ka mainitan? Eh, diyan ka natulog. Eh, tayo, sigur-sigur dyan at saka hirit-hirit eh. Eh, ano gusto mong mangyari? Eh, tayo, di ba mas maganda kung tigisa tayo ng kama? Ano sa palagay mo? Hindi ko gusto ang palagay mo eh. Parang gusto mong palayasin ako sa kama ko eh. Parang gusto mong sa banyo ako matulog eh. Eh, dyan na lang sa ilalim ng kama, maluwag naman eh. Ano ako, pusa? Eh, kung buti kaya doon na kayong dalawa sa kama doon, no? Ano? Yung lapad ng katawan niya, mas malapad sa kama ko, eh. Sige, sige. Huwag na kayo magtalo. Sige, dito ka na. Saan ako matutulog? Sige na, dito ka na. Kami na lang ako maghahanap ng tutulugan ko. Sige. O, dito na lang kaya ako, no? Ano ba? Sorry. Nasa bunga nga ako ng paa mo, eh. Sige na, matulog na kayo. Bahala na ako. Hawak mo na naman yan. Ano na kaya tsura niya ngayon? Ano ginagawa niya? Sana, bago ako mamatay, magkasama-sama kaming tatlo nila, Boyet. Ba't kayo lang? Paano ako? Anak ba kita? Ba't nakikisama ka? Singo ka lang eh. Saka hindi kami pwedeng magkasama sa Amerika. Dahil, hindi naman ako pwedeng pumunta sa Amerika. Wala naman akong pera. Hindi tayo pwedeng pumunta sa Amerika. Ipagtatabuyan tayo ni Gloria. Ba't may tayo na naman? Ba't pinipilit mo mapasama sa pamilya ko? Kung ayaw mo, huwag. Kwentuhan na lang, ayaw pa isama. Pero talagang sobra si Gloria eh. Isipin mo, itinakas, inilayo sa'yo si Rose, mantalang alam niyang buntis yun. Wala tayong magagawa eh. Alam mo naman, mayaman sila, mahirap ako. Kaya kami pinaglayo, pinadala siya sa Amerika. Eh, hanggang namatay na nga si Rose, hindi ko na sila nakita. Mabuti na lang, nakabunggo ko itong kumpare ko, si Paquito, yung balikbayan. Kanya ko lang natunto ng address nila sa Amerika. Eh, ngayon nga, matagal-tagal ko na rin siyang di nasusulatan eh. Ba't hindi mo iisikol? Oo nga, no. Bobo. Iisikol, Amerika. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? O, itong uniform mo. Thank you, ah. Hi, Boyet! Hello. Uy, Boyet! Hello. Oh, Boyet! Hi, Ate Carol. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba, magagalit sa'yo ang tatay mo pag nakita ka niya rito? At saka, sigurado kay Hi, si Boyet. Roland. Hello. Yari ka. Eh, wala naman si Sir Roland eh. Kaya ako nagpunta sa'yo rito, may riregalo ako sa'yo. Ano ka ba? Regalo? Ang sweet mo naman, Boyet. Ano naman yun? Tantaran! Especially for you. Ah! Thank as you! As fresh, as sweet as you. Naku, bait-bait mo talaga, Boyet. Buti naisipan mo akong bigyan ng rose. Yung mga iba dyan, naku, kahit man lang gumamela, hindi nila naisip bigyan ako. Si Tate rin, may regalo siya. Talaga? Oh, ano ba yun? Ibablow out ka niya para manood ng sine. Tayong tatlo. Talaga? Oh. Naku! Ah, alam mo, Boyet, okay lang sa akin yun. Kaya lang, teka muna. Ba't ikaw nag-i-invite sa akin? Nasaan ba ang tatay mo? Ba't di siya mag-invite sa akin? Kasi ganito yun eh. Carol. Huh? Huh? Naku. Carol, paki-dry clean naman to. Marumi na eh. Naku, ikaw talaga, Marlon. Ba't ganyan ka? Kung sino-sinong inuutusan mo para sabihan lang ako?
May sinabi ko? Oo, oh, di ba sabi mo bukas? Bukas? Naku, ayun ka na naman. Payag naman ako eh. Pero sunduin mo na lang ako sa bahay. Ano meron bukas? Ikaw talaga. Pinaandar mo na naman ang pagkamahiyain mo. Hindi ba sabi mo, ililibre mo ako sa sinehan, iboblow out mo ako? Sine? Sinabi ko? Tay, sinabi mo yun. Sinabi ko? Oo, sinabi mo yun. Ayan. Ah, sinabi ko nga pala. Nakalimutan ko eh. O sige, sunduin mo na lang ako bukas, 6 o'clock. Hoy, anong ginagawa mo dito? Pag nakita ka na naman ni Roland, ako na naman ang malilintikan eh. Wala naman si Sir Roland eh. Anong wala? O, ayan. Dito. Walang yung batang to. Halika. Ikaw talaga, Marlo. Ah, sorry po ta. Bullshit, buhay talaga ito. Ano ba yan? Sorry, oh. Dilim. Ano? Ah! Mamaw! Saan na pala eh? Sa usawan yung soplings ko. Sorry ho, sorry. Sorry ho. Tay? Sorry ho. Tay! Ginawa mo ko silya. Sama-sama pa kasi. Napalayo tuloy ako. Kakatakot? Wow! Jurassic. Tay, nananaging ka, ha? Ano ba ito? Wala naman nanunood ang mga tao. Ano ba yan? Sorry ba? Hindi yung sinasadya nun. Ano ba? Asawan mo? Matagal na. Bakit ito? Eh, ibig sabihin eh, kayo na ako magtanggal yun. Dapat! Pasensya na ako kayo. Pare, alisin mo naman yung pamon. Nanonood eh. Ready, alisin mo.
Pari, tinatamaan ng anak ko eh. Ay, alisin mo kung kaya mo. Gusto mo alisin ko? Oo. Marlon, ang dami pa lang nagde-date dito, no? Oo nga. Kakainggit sila. Eh kung naiinggit ka, ba't ang layo-layo mo? Ba't di ka lumapit? Eh di, lumapit. Lumapit ka na nga, pero kulang ka naman sa akbay. Eh di, umakbay. Si tatay, umahataw. Chik-chak chinis. Over. Nakaakbay nga ako. Kulang naman sa kiss. Kulang ba? Kulang. O bakit? Ikis nga ako, kulang naman sa akap. Ah, kulang ba? Kulang. Oh, sige. Tay, kulang na tayo sa oras. Gabi na, gutom na ako. Ba't sumama ka pa? Boss, balot! Pagpalakas ng tuhod. Umalis ka dyan, sisipahin kita. Tutulog na lang ako. Babalot pa ako. Nga, sandali, oh. Baka gusto mo ilagay yung dala mo rito. Nabibigat ang kayata. Nakakahiya naman sa'yo, eh. Ano yung dala mo, wallet? Reklamo, sige na. Siyado ka mapanglamang. Sandali, ah. Demonyo? Di yun, dadasal ako eh. Atakihin sana kayo. Ano sabi mo? Kako para sa atin. Kayo naman kasi, nalkansin niyo ako. Nabuluyasin tuloy, dumating kayo. Sana may karugtong pa yun. Ano karugtong yung pinagsasabi mo? Kayo. Storbo. Ginulo niyo eh. Anong ginulo? Wala ka akong magulo yung mga magasin doon. Ikaw talaga, Marlon. Siguro, laging ganyan ang ginagawa mo. Sobrang sapay ka, kulang sa trabaho. Hindi naman, oh. Anong hindi? Marlon, ha? Namumuro ko na sa akin. Marami ka na atras, oh. Ba, winner take all. Betaya ako dyan. Carol, huwag ka masyadong magpapagod. Baka makasama sa'yo. Baka magkasakit ka. Uso ang sakit ngayon, eh. Mm-hmm. Alam mo naman, kapag nagkasakit ka, siyempre, ba, sasama rin ang loob ko. Sarap ba to ka nito? Carol? Mm-hmm. Meron sana akong sasabihin sa'yo, eh. Ano yun? Naiya ako eh. Total, malapit na ang break ngayon. Iimbitahin sana kitang mag-lunch. Kahit na anong hilingin mo, steak o champagne, okay ba sa'yo? Okay ba sa akin? Hindi ko kinakausap ko. Ako, baniyaya pa kumain ng steak at champagne. Si Carol ang kinakausap ko. Ako, lalo may ibang tao rito eh. Ako niyayaan niyo eh. Kutrago!
Robert, matutuloy na rin ang pangarap kong umuwi ng Pilipinas. Makikita ko na rin ang personal ang daddy ko. Bakit naman biglaan ang pagbabakasyon mo? Kasi, napag-iisip ko rin na nag-iisa na lang ako ngayon. Siguro gusto ko nang makasama ang daddy. I really wish you could come with me to meet him. I really wanted to, but I can't leave my job behind. Jenny, can I ask a favor from you? One favor. Ano yun? If it's okay with you, sana magpakasal na tayo bago ka magbakasyon sa Pilipinas. Gusto ko, pag nagpakasal tayo, ang daddy ko maghahatid sa akin sa altar. Isn't that going to be exciting? I just want to be sure about us. Jenny, I love you very much. I love you too, Robert. But don't worry. Pagbalik ko dito, kasama ko ng daddy ko. At pwede na tayong magpakasal. Paging Mr. Ali Ahmad. Mr. Ali Ahmad, you are wanted in the lobby. Naku, Marlon. May dumating na telegrama para sa'yo galing sa States. Ha? Galing sa States? Ano sa akin? Dali! Ka muna kay Jenny ito eh. Dali! Saan ako ito? Dali na! Ano sabi? Ano sabi? Yeah, darating na anak ko! Yeah! Yeah! Hey! Yung mga lindig na ito, ha? Ginawa pag-disco itong lobby ng hotel ko. Hindi naman natin trabaho ito eh. Trabaho na electrician ito eh. Bakit tayo nagdadala nito? Asa ba si Alan? Huwag mo nang hanapin si Alan. Off-duty yung tao eh. Alam mo, kanya tayo pinahihirapan ng ganito. Si Roland ay karibal ko kay Carol. Kanya ako pinahihirapan noon. Nandiyan mo na. Kayong dalawa magkakagalit eh. Pati ko, dinadamay mo. Oh, kargahin mo lahat yan. Dali mo lahat yan. Oh. Ikaw mag-isa. Tulungan mo ako dito! Buhan ko! Buhatin mo ito! Yung nagkakagalit, patay ko, dali lang mo eh! Pinapakan mo pa! Ito ba? Wow, ulam! Magandang umaga po, Don Ramon! Magandang umaga ko! Diyos ko po! Diyos ko po! Tuwing dumarating kayo, marating aksidente inaabot ko! Panginoon ko, ilayo mo pa sa akin ang mga impaktong ito! Hindi naman ho kami impakto! Hindi naman mo namin sinasadya yun eh. Puro kayo hindi sinasadya. Honey, ilayo mo ako sa dalawang ito. O, tingnan mo ito. Hoy, kayong dalawa, huwag niyong papakain ang asawa ko. Baka ma-aksidente niyo ang asawa ko, papatayin ko kayong dalawa. Sige, sige. Ano ba kayo? Tuloy na ho kami. Okay na sa atin si Don Ramon. Pakiramdam niya, ma-aksidente siya pag nakikita niya tayo. Wala siyang tiwala sa atin eh. Hindi niya alam tayo, lifesaver niya. Ah, hindi. Hindi na siya ma-aksidente ngayon. Safe na siya. Ate! Again! Hoy! 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 Tasaan! Tasaan! Hoy! Thank you.
Ako, salamat, Don Ramon. Pasensya na kayo. Hindi ko, hindi ko sinasabi. Dalawang bagay niyo kasi! Tumaho, Don Ramon. Salamat, Don Ramon. Kala ko, hindi ko na kayo makikita. Ayoko talaga. Si Glory eh. Ba't nalulungkot ka pa? Dapat magsaya ka, makikita na kayo anak mo. Yun nga problema, makikita kami. Sinusulat ko sa kanya na mayaman ako. Tapos makikita niya na bellboy lang ako. Ang bahay ko, doghouse. Eh, kasalanan mo naman lahat yan eh. Nagyabang ka eh, sinulat mo, mayaman ka eh. Yun na nga eh. Sipin mo, sabik na sabik kong makita siya. Ngayon gusto ko siyang pagtaguan. Kasalanan mo yan, lahi ka ni mayabang eh. Ikaw naman, imbis na tulungan mo ako sa problema ko, iniinis mo pa ako eh. Sinisisi mo pa ako. Ipagtapat mo yung katotohanan, para wala kang iniisip. Gustong-gusto ko makakita si Jenny. O, anak mo yata o. Alan. Magandang gabi sa inyo, Mang Marlon. Nasagsag ka. Dumating ka ba para sabihin sa akin na sisante na ako sa nangyari kahapon? Hindi ho. Hindi ho kayo masisisante. Tukol naman kay Don Ramon, areglado ng lahat. Alam niya na hindi niyo sinasadya ang pangyayari. Kaya naman ako nagpunta rito dahil nag-aalala ako sa inyo. Baka may nangyari sa inyo dahil hindi kayo pumasok kanina. Kanina pa yung ganyan eh. Mabigat ang problema eh. Isinulat sa anak niya, mayaman siya. Pagdating ng anak niya, makikita siya. Poor pala. Mang Marlon, baka may maitutulong ako sa problema niyo. Masyadong mabigat ang problema ko para matulungan mo ako. Palagay ko hindi mo kaya. Tutulungan din kita. Wag na. Tignan natin, baka magawa natin ng paraan. Tutulungan din kita. Tay, tulungan mo ko. Tulungan paano? Samahan mo ko. Saan? Sa kasong Silyas. Kasilyas? Oo, sa Kasilyas. Bakit? Nai-ebak na ako eh. Ikaw naman, oh. Dudumi ka lang, gusto mo may security guard ka pa. Eh, tay, baka mag-brownout, madilim eh. Nakakatakot. Natatakot ito, sama mo nga. Bakit ako? Gusto mo ako mangongo? Tay, huwag na lang. Bakit? Naganap na lahat. Meron akong mga bisitang manggagaling sa Amerika. At gusto kong dito sila tumira sa penthouse ng hotel. Marlon. Po. Alan at Gilbert, sir. Gusto ko na kayong tatlo ang umasikaso sa mga bisita ko. Yes, sir. Sir, ilan ang bisita niyo? Ilan sila? Si Don Mariano Ledesma, ang anak niyang dalaga at isang batang lalaki. Ayos ba, Roland? Ba, ayos ho. Basat kayo. Ariglado ang lahat. Good. Ngayon, pumunta ka sa opisina, kunin mo yung mga papeles na pipirmahan ko. Yes, sir. Oh, kayong tatlo? Ano pa hinihintay nyo? Tayo na! Roland, iwan mo na muna silang tatlo at meron ko ibibilin. Sige. Oh, ano pa hinihintay mo? Alis na. Sige na. Tsugi-tsugi. Marlon,
Alam mo ba kung sino yung bisita kong darating galing sa Amerika? Opo. Don Mariano Ledesma. Ikaw yun. Ako? Ako yun? At ang anak mong dalaga. Ba eh, hindi ko kayo maintindihan. Alam na ni Papa ang tungkol sa problema mo. Nasabi ko na eh. Ha? Oh, ayos ba, Marlon? At gusto kong kayong tatlo ang magkunwari. Ah, siya nga pala, Alan. Gusto kong ibili mo itong si Marlon ng mga mamahaling damit. Yung class talaga. Para hindi naman nakakaya sa anak niya. At i-charge mo lahat sa account ko. Okay. Pati na rin si Boyet. Ibili mo ng class na damit. At i-charge mo rin sa account ko. Okay. Sir, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Huwag kayong magagalit. Oo, oh, basta't hindi ba naman masama eh. Ano yun? Sir, sama ako sa shopping. Oh, yun lang naman pala eh. Sige, sama ako sa shopping. Ako. Thank you, sir. At lahat ng damit na bibilin mo, i-charge ko sa sweldo mo. Kasama ka pa? Hindi na. Kayo-kayo na lang. Hilig mo sa sabayan eh. Sobra naman yata yun, sir. Maliit na bagay lang yan, Marlon, na hindi kayang tumbasan ng utang na loob namin sa'yo. Salamat to. Kakaya talaga. Kailan tayo magsa-shopping? Sama ka? Marami akong damit eh. Titira tayo sa penthouse. Uy! Alam mo, ang magbabayad ng lahat ng yan, yung may-ari ng hotel. Pansamantala, walang nakakalam nito. Na tayo mayaman. Tutulungan tayo nung may-ari ng hotel. Don Jaime. Si Don Jaime, yun ang gagastos ng lahat. Hindi ko sasabihin kay Ate Jenny. Lalo-lalo na si Jenny. Walang nakakaalam nito eh. Kanya matulog ka ng maga, bukas, mamimili tayo ng magagarang damit at sapatos. Yay! Pwede lang, Sando. Kasi malamig yun eh. Ang init eh. Alam mo, Boyet, magtiis-tiis ka na lang na nakaganito dahil matagal-tagal ka magsusuot ng ganitong damit, ano? Pwede ba alis nila lang ang korbata para akong baboy na nakatali eh. Gilbert, yung Amerikano, isuot mo. Sige, suit mo. Ayos ah. Hindi sa'yo. Ba't ikaw nagsuot? Sabi suot ko eh. Sa akin. Suot mo sa akin. Oh, ayos ah. Poging-pogi ka! Pogi. Sino ang opera niyo? Luko-luko ka no? Ginawa mo akong doktor eh. Teka, tataranta kasi ito eh. Gulo-gulo mo eh. Ayan, ayos na yan, ha? O, ayos, ha? Eh, ba... Oh. Tay, magpara kayo sa'yo, Mr. Twin. Pinasok mo isang kame mo, eh. Na-shoot, eh. Tanggalin mo. Na-shoot, eh. Natataranta ko talaga. Ayusin mo, ayusin mo. Na-shoot ka. Huh? Wow, Tay, este daddy, ang ganda ng chinin natin. Hindi atin yan. Mga Elias, kayo nang bahala sa kanila. Marlon, mag-ingat kayo, ha? Sige, Carol. Tutuloy na kami. Sa harap, okay. Dito ako. Huwag masama sa loob. Huwag kayong umarang sa daan. Tay! Ba't wala pa si ate? Baka na-delay lang yung flight. Darating yun. Okay, hindi na dumating yun. Darating yun. This way, please. Tay? Ha? Di ba si ate yun? Jenny! Jenny! Thank you.
Naisip ko baka medyo naiinip na kayo kakahintay doon sa mga VIP guests natin, kaya iyon, naisip ko magtimpla ng kape para sa inyo. Carol, di ako minum ng kape. Hindi kasi, sir, masarap ang pagkakatimpla ko nito eh. Oo nga, pero alam mong, hindi ako talaga minum ng kape. Sir, tinimpla ko yan para sa'yo. Masarap yan, bara ko yan, kaya pwede ba inumin mo na? Kahit na bara ko, talaga wala hilig eh. Ayaw yata ni sir, tiyakin na lang. Hindi pwede. Ako, ikaw, hindi naman sa'yo binibigay ito eh. Oo nga. Sa akin binibigay ni Carol to. Kaya nga, sir. Ikaw, alam mo naman, kahit anong hilig niya sa akin ni Carol, kahit ang puso ko. Salamat. Ikaw talaga, oh. Sarap! Parang Carol. Good evening, sir. Buenas noches. Dali na kaagad ang bagat. Huwag babagal-bagal, ha? Pronto. Pronto. Chuk-chak chenis. Vámonos. Come on. This is so cool, Dad. Dad, what's wrong with him? Don't mind him. He's an addict. Oh, you mean a B.I. A bad B.I.? Influence. Yeah. He's a bangag. Bangag. Bad influence, Dad. Daddy, ang ganda-ganda dito. Hindi katulad sa atin. Daddy, it's so nice. Tuloy ka. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman. Hanggang na eh. Kapal mo. Dito kami nakatira ni Boyet eh. Kanya, dito ka na rin titira. Dito ba? Dito tayo titira. Wow, Laponga! Ikaw naman, oh. Araw-araw kinakain mo na yan. Ang takot talaga niyan, eh. This is so cool, Dad. I bet you're one very successful businessman because you got a place like this, huh? Yes, if you only knew how successful. Oh, anak. But, Dad? Baka naliliitan ka rin sa kwartong to. Lilipat kasi sa malaki sa taas. No, Dad. Langit this, na yun. This is more than enough. Okay na ito. Uh-huh. Oh, ano pa iniintay niyo naman? Tatangat na nga. Dali na yung maleta na yung sa kwarto na anak ko. Sige, pronto! Sumusobra ka naman. Dali na! Sir. Ano? Dadali na namin. Sige na! Wish it. Is everything okay, Dad? Okay, everything okay. Ito naman si Marlon. Kung makautos, daig papapa mo eh. Hayaan mo na, ibigay mo yung hilig. Pero Gilbert, nakita mo ba yung anak namang Marlon? Ang ganda! Oh, parang bagay kami. Anong bagay kayo? Eh, ang layo na agwat nyo sa akin, bagay yun. Excuse me, ho. Good evening. Ito hong welcome gift namin ng hotel kay Miss Jenny. Sa'yo. Really? Wow, that's so sweet. Okay. Help me, Dad. Ako nice. Na magdadala. Yun. You're sweet. Yeah. Siya pala, Jenny. Si Carol. Isa siya sa mag-aasikaso sa atin. Thank you, Carol. Hi. Oh, thank you. Ay! Ah, mauna na ako kasi baka mamaya magising si Hito. Hito? Hito who? Si Hito. Yung... Sino ba? Si Hirohito! Yung hapon sa baba. Si baba. Kasi nakatulog, lasing. So, oh. Baka magising. Sige. See you around. Ngayon narito ka na. Babawiin natin lahat ang panahong nawala ka sa aking piling. Smells like pate na diga. The aroma is exploding. Is that a new style here in Manila, huh? No. The explosion is coming from that foot. Ang lakas ng paputok ng paa mo, naghubad ka pa. Eta este, Daddy, pala. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Oh. Because, sabi ng doktor, meron siyang allergy. He's got the tieback. Tieback, Dad? Tieback, you know? Tieback. Magugustuhan mo rito, anak. Tay,
ang init. Sir, yung mga bag nasa loob na ng kwarto. Ah, ma'am. Baka may utos pa kayo. Ako yung special bellboy niyo dito. Oh, that's all. Thank you. I can manage. Ah, tip. Bigyan ko ng tip to mga ito. Oh, Dad, I have here. Here. O, yan pala. Wala ko. Marie, eto. Dollars to, ha? Ah. Ito na lang tip mo. Ano, Hongoy? Mahal niya, kala mo ba? 250 isa niyan. Hmm. Ang dami mo kasing reklamo, eh. Pinagbibigyan lang kita. Reklamo ka ng reklamo. Hanggat nandito, anak ko, magsisilbi kang mabuti. Naintindihan mo? Ha? Yes, sir. Larga na. Hmm. Eh, puro balat pa. Oh, Ate. Ate Jenny. Masarap po sa Amerika. Oh, yes, it is. Especially when you go to Disneyland. One time you should go with me there. I go to you? Anong I go to you? Tay, sasama niya sa Amerika. Sasama ka sa kanya, I go to you. Ate Jenny, ang ganda-ganda mo. Thank you. Ganda-ganda ng ate mo. Ikaw, ang baho-baho mo. Papunta ka rin sa banyo. Maligot na nga mo yung paa mo. Saan yung banyo? Doon sa kwarto. Ayun, direct. Saan yung kwarto? Ayun, dumiretso ka doon, nandun sa ducha. Maligo ka doon. Dali. Sige. Bye-bye. Pasensya ka na dyan kung ano-ano sinasabi kasi inaantok na yan. That's okay, Dad. Ikaw, baka pagod ka sa biyahe. Baka you have jet lag. Jet lag? What do you mean, Dad? Yung sa aeroplano. Oh, you mean jet lag. Ah, jet lag. Jet lag, yeah. Ang ganda. Ano kaya to? Ba't ganito balikuan dito? Baliktad! Here, Dad. Ano ito? Ba? Sulat ko ito sa mami mo, ha? Ito, sulat ko rin ito sa kanya. Well, actually... Sa mami mo ito. Those letters are your letters to each other, but... unfortunately, it didn't reach you because of Tita Glory. Ang ibig mo sabihin, hinaharang ni Gloria lahat ang sulat ng... mami mo? Kanya pala kami tuluyan na nagkalayuan ng mami mo. Siya pala may kasalanan. Oh, Dad, let's forget about these things, okay? Anyway, Tita Gloria is very sorry for what she did. What's important is that we know that somebody loves us. Like you, you love me. And Robert. Robert? Yes, Dad. Robert. Yung ba yung sinasabi mong... lobby mong Pilipino na lumaki sa States. Mm-hmm. Mahal mo ba siya? Uh-huh. Mahal ka ba niya? Dad, Robert's a very nice guy. Actually, we're planning to get married. O di plano niyong magpakasal na kayo doon sa Amerika? No, Dad. We're planning to get married here in the Philippines. O ba't dito sa Pilipinas ang napili niyo? Because I think it's better here. Because way back in the States, the father of the bride... usually shoulders all the expenses for the bridal entourage, etc., etc., you know, all those stuff. But you know, I guess, back here, you can do that. And it's very easy for you to do that, see? Kain-kain yun naman eh. Tatay ng babae ang gagasto sa kasal? Uh-huh. Unfair. No, Dad, that's the tradition. Bagay, kayang-kaya kong gastos niya. Alan, saan niyo dadalhin to? Sa penthouse, sir. Oh, sasama ako. Eh, gusto ko rin makilala yung magkama eh. Akit kayo sa penthouse? Bakit? Eh, hindi po pwede. Ba't hindi po pwede? Hindi po pwedeng
hindi kayo umakyat sa penthouse eh, para makilala sa ang babae ito eh. Good. Siya nga pala, si Marlon, maghapon-gabon, hindi ko siya nakita. Kanina lang ko kausap ko eh. Di ba, Alan? Opo, sir. Kausap niya kanina. Kausap? Kaya na. Hoy, ano sinesenyas mo? Akala mo, siraulo ko? Ha? Ako, siraulo ko eh. Oh, mabuti tala mo. Oh. Ay, sandali, may guest pa ho ako eh. Dad, bagay na bagay sa inyong suit nyo ah. So where are you going? Where are you off to? Alam mo namang businessman ang daddy mo. Eh, kinakailan nakabilis ako dahil meron kaming meeting eh. Meeting? Ah, conference ng mga mayamang katulad ko. Oh, ako na sasagot niyan. Excuse me. Hello? Si Gilbert ito. Yes? Si manager papanik dyan. Ha? Are you all right, Dad? Wala. Nothing, Jenny. Boyet, gising na. Boyet, gising na. Bangon na dyan. Bangon na. Dali. Tayo na dyan naman. Hindi naman. O, dali na. Halika na. Natupa ako. Dito. Tayo na dyan. Natupa ako. Dad, why did you wake Boyet so early? We're taking a shower. Ano? You mean to the shower? Kasi meron kaming meeting. Eh, baka maamoy yung leke-leke ko. Maglalagay ako ng deodorant kasi. Sige. Oh, Dad! Somebody's at the door. Ikaw na bahala sumagot sa kanila. Ikaw nang entertainin mo. Sige, ha? At tutuloy na ako. Maliligo pa kami. Okay. Lika na. Good morning, ma'am. Good morning. Breakfast is ready. Oh, I'm sorry, sir. Good morning. Ako si Roland, yung manager dito. I'm Jenny. Pleased to meet you. Please come in. I hope you, your father, and your brother find this place memorable. Where is your daddy and your brother? Oh, they're in the washroom. They're taking a bath. Oh, never mind. Next time, I'll see you again. Oh, sure. Pwede ka na lumabas dyan. Wala na yung demonyo. Wala si Busangol. Wala na. Hey, I thought you were taking a bath. Ay, wala nang time eh. Oh, where's Boyet? Eh, matutulog pa rin eh. Sama mo ha? In there? Okay. Bye, Dad. Bye-bye. Take care of yourself. You too. Yung uniforme ko. Ah, nasa ilalim mo ng tray. Ilalim ng tray. Carol? Good morning, sir. Good morning, sir. Hindi kita kinakausap, ha? Siya nga pala, Carol. Nakita mo ba si Marlon? Kanino ko pa hinarap, hindi ko makita, eh. Sir, nandito siya kanina. Nandito na kanina, eh. Hoy! Hindi kita kinakausap, ha? Si Carol ang kinakausap, huwag ka sasama. Eh, si Carol din ang kausap ko, hindi naman kayo. Pilosopo ka, ha? Sir, sir, may babae, ganda, ha? Naman. Eh, ito pilosopo, eh. Alis na nga ako. Hindi kita kinakausap! Carol, alis na ano? Ako. Ikaw talaga. Good morning, sir. Oh. Kinakausap ko kayo, sir. Oh, alam ko, kinakausap mo ko. Ah. Kanina pa kita hinanap. Saan ka galing?
Doon sa guest room. Guest room? Yes, sir. Good. O nga pala, tandaan nyo, ang bilhin doon namin. Yes, sir. Alagaan mabuti yung mga bisita. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Sige, makakalis ka na. Carol. O, sandali lang. Okay. Naku. Hoy! Kinakausap ko ba si Carol? Sir! Ano, good morning, Don Ramon. Bad morning para sa inyong dalawa. Halina ko kayo, sabay-sabay na tayo. Ako, nung pumasok ako rito, kakayang goat ang sugat ko sa inlalaki. Ngayon buong katawang kumibalot na. Alam kong mainit kayo sa akin. Dahil may nakikita pa kayong bakante. Wise in it. Love, sige na, sumama ka na. Ano? Hindi na mangyayari yun. Halina kayo. Halina kayo. Ayaw yata, wag mo pilitin. Halika na. Halika. Nahigil ka nga kaya ka. Lumalat ko na. Ayaw nyo. Tulak ka ng tulak. Nag-apologize lang naman ako eh. Halika ako. So, ano ito? Kay Don Ramon. Ano ba yan, Ali? Puro pahihiya na lang ginagawa mo rito. Ako ba ngayon kahihiya? Ako pa? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ako ba siya? Ano na lang pinagagawa mo na ba? Ikaw ba? O yan, nakita mo yan. Tumigil ka na! Mang Marlon, maganda pala talaga ni Jenny, no? Paano hindi gaganda yan? Eh, magandang nanay. Para silang pinagbiyak na skating. Tsaka, guwapo ang tatay eh. Mang Marlon, may boyfriend na kaya yun? Eh, teka, bakit interesado ka kung may boyfriend siya? Wala ho. Ay, sir, paligo. Naku, wala tayong kawala dito. Anong walang kawala? Tingnan nyo, ho. Huh? Tingnan nyo kung sino sumasalubong. Asikasuhin mo. Hi, ma'am. Hi. Ate Jenny, mauna na ako sa pula. Pakihawak sandali. Nainitan ako, kaya niyaya ko si Boy at mag-swimming. Ah, ganun ba? Naku, malamig ang tubig ng swimming pool namin dito. Sigurado magugustuhan nyo. Hop! Ito dito. Ba't mo sinama Ate Jenny mo dito? Sabi ko sa inyo, sa kwarto lang kayo, ah. Sabi ni Ate Jenny, nainitan raw siya, kaya ako siya binaba sa pool. Eh, kung makita ka ni Roland, tsaka yung security. Tay, no problema. Wala si Sir Roland dito eh. Kaya cool ka lang. Mauna na ako, ha? Baka magpapakita, ha? Dali nyo! Ma'am, juice niyo po. Thank you. Teka, bakit ka nga pala ni Bellboy, ha? Hindi naman sinamaliit ko yung trabaho mo. Pero with your kind of look, I mean with your looks like that, I'm sure you can get a much better job than this. Alam niyo po, ma'am, mahirap lang kami. Hindi nga po ako nakatapos ng college. Kaya bagay sa ang gato klaseng trabaho. Pero may pangarap din po ako. Gusto ko po sana makatapos ng college. Pagdating ng araw, makaipon ako, kukuha ko ng karera sa college. Alam mo, hanga ako sa sipag at pangarap mo. Kaya kung maaari lang sana, pwede ba huwag mo na akong pupupuin? Naku, hindi po pwede. Mayaman kayo, mahirap lang po ako. Wala naman sa yaman yun eh. At saka, ops, anong sinabi ko sa'yo kanina lang, ha? Ha? Pwede ba tigil-tigilan mo na yung pagpupupo mo sa akin? Dahil baka mamaya mas matanda ka pa sa akin eh. Naku, wag ho, ma'am. Ayoko na ng ganyan, ha? Hindi na kita kakusapin, pagpupupo ka pa sa akin, ha? Naku, what did I tell you? Sige na nga, Jenny na lang. That's better. Oh, Marlon, kumusta na ba? How's it going? Eh, okay. Di pa naman nabubuko. Tinatatakot ko lang eh. Baka si Rola na makabuko sa akin. Oo nga eh. Eh, pleto na ba ito? Oo. Basta't mag-iingat ka na lang. Siya nga pala, may date kami ni Jenny ngayong gabi. Eh, hingi sana ako sa'yo ng pabor.
Mm-hmm. Tulungan mo naman ako mag-entertain sa kanya, oh. English na English, eh. Sumama ka na sa amin. Baka naman makakaabala ako sa inyo. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo dahil sa mga tulong na ginagawa mo sa akin. At isa pa, gusto ko rin naman magkalapit ang loob nyo ni Jenny. Para kung sakaling kuwan na kayo, kuwan na tayo. Anong kuwan? Anong kuwan? Magbihis ka na. O sige, magbibihis na. Oh, Mang Marlon, ba't di pa kayo nakabihis kanina pa naghihintay si Jenny at Boy? Ito na nga, magbibihis na ako eh. Ganun ba? O, kailangan yung pera? Ah, never mind. Kung pangkain lang naman eh, madamo tayo. Mm-hmm. Dali na kayo. Dito tayo kakain. Masarap ba dyan, Daddy? Oo. Oo nga, Ate. Lalo na yung Mami, Siopaw. Lalo-lalo na yung Paris-Paris. Paris-Paris? What's that, Boyet? Yung bang fried rice at saka yung salsang may carabao meat. Carabao meat? Ah, Marlon, wag naman dito. Eh, alam mo kasi, bagong dating yung anak mo galing States, eh, siguro naman sabik siya sa mga pagkaing Pilipino. Wag dito, nakakahiya. Naka-Amerikana ka pa naman, dinala mo sa turo-turo. Ha? Sige. Ma'am, sir, ano pong order nila? Ha? Sandali lang. Pero. Lugaw. Aray na ko. Na metok at baboy. Sa merienda lang po yan. Ah, pang merienda lang yan? Ah, hindi. Sandali lang. Ang order namin ay apat na sagot gulaman. Ah, yan. Okay yan. Apat gulaman at sagot. Inihaw na talong. Okay yan. Daing na bangus. Okay pa yan. Isang lechon manok. Yun, masarap yun. Okay. Kare-kare seafoods. Yun. Crispy pata. Lobster. Baka makialam. Umu-order na siya. Lobster, tinitimbang pa yan eh. Spicy crab. Yun, okay yun. At saka isang lechon de leche. Okay. Ay, Daddy, are you alright? Drop dead. Oh, okay lang ako. Okay lang ako. Marlon, baka meron kang gustong idagdag sa order. Meron. Please, bigyan mo ako ng dalawang aspirin. Yun na lang po, sir. Tsaka dessert. Huwag ka na makialam sa abi. Chipa na may abag. Patay. Lechon de leche. Magkaka-leche-leche ang buhay ko nito. Dami. Wow. Inidilaan pa ako ng baboy ng belat. Sige, kumain ka na, kumain. Kain na. Kayo. Sige, hatawin niyo lang, hatawin. Lantan na. Wait. Kumain ka, oh. Thank you, fish. Alimango, oh. Kumain ka na, kumain, anak. Sarap yan. Wala sa American yan. Kumain ka ng lechon. Masarap yun. Sir, your bill. Daddy, pera ba yun? Saan? What, Dad? Huh?
Wala. Namitig lang pa ako. Oh. Mother of Mercy, thank you. Morder pa kayo. Lechon baka, gusto nyo? Maliit yan. Parang ginanahan akong kumain, ha? Dad, why did we stop? Kasi nakita ko yung doktor ni Boyet, eh. May sakit si Boyet, pa-check up po. You mean, Boyet's not feeling well? Daddy, wala naman ako. May sakit ka, di ba? May sakit ka. Oo nga, ate. May sakit nga pala ako. Malnourish. Malnourish? O yung mahina kumain. Eh, mauna ka na sa kwarto, ha? Halika na. Sige. Tayo, wala naman ako sakit, ha? Baka mahalat na nakukunwari tayo. O, alam mo na, Boyet, ha? Doon ka sa likod dumaan, baka makita ka ni Roland, ha? Wala naman kasi ako sakit, eh. Sige na, sige na. Punta ka na doon, sige na. Punta ka na doon, dali. O, doon, doon. Doon ka magdaan sa likod, ha? Baka makita ka ni Roland. Ayun na. I would like to go somewhere else too. Let's go to this place. Is that good? Easy. Okay. Bye-bye. Dadalawang daan ang pera ko. 20 taon ko nang di ginagasta yun. Jesus Mar Joseph, nag-orderan kayo ng lechon de leche para kayo magbabangkete. Mabuti na lamang nakapulot ako ng pera. Anong nakapulot? Akong naghulog nun bigay ni Alan pang alalay sa'yo. Paano kasi umandar na naman kay abangan mo? Ang ibig mo sabihin, all the time may pera ka? Oo. Oh. Pinakaba mo ako ng pinakaba. Carol? Ibu Sangol. Carol, nakita mo ba si Marlon? Hindi. Eh, nakita ko yung anak niya doon sa elevator eh. Ah, baka hindi niya anak. Kilala ko yun. Dinilaan pa nga ako ng kukok na yun eh. Carol, may iba tayo ng usapan. Nag-dinner ka na. Tapos na. Mahalas na buhay ito. Disco. No, thank you. Ay, naku. Ano ba yan? Carol. Hanip ko. Kasama mo rito. Wala, sir. Ba't wala nag-asikaso sa butika? Hoy, umbrero mo nahulog. Salamat, sir. Ba, si Marlon yun, ah. Diyan lang ho sa opisina nyo. Sa opisina? Hinahanap niyo raw ako. Oo, hinahanap ka. Kanina pa eh. Saan niyo ako hinahanap? Hindi ba? Ikaw yung nandun? Wala ho. Sa labas ho ako galing eh. Sa? Magpapaalam na ako dahil off na ako. Ikaw yung umabot ng sombrero, no? Anong sombrero? Bye. Bye, sir. I'm just looking for my wallet. Yeah, sure you are. Yeah. Tay, mas gusto ko pa nung mahirap tayo. Nakakagalaw ako. Lahat ng gusto ko nagagawa ko. Mayaman nga tayo. Tago naman tayo ng tago. Oo nga naman, Marlon. Ba't di mo nalang ipagtapat ang lahat kay Jenny? Di ka ba naawa sa kanya? Niloloko mo. Di naman kasalanan maging mahirap eh. Siguro kapag mahal ka niya, maiintindihan ka niya. Tandaan mo, walang
lihim na di nabubunyag. Tama si Ate Carol. Walang mabawang di sumisingaw. Yan nyo. Bumubuelo lang ako eh. Pabiyahan muna siya mag-good time. Nakukonsensya na rin ako eh. Pagtatapat ko rin. Baka nga. Timing lang. Timing lang. Tay! Si Roland! Meron ko si Roland. Kasama si Ate Jenny. Ha? Loko lang! Tanyo, doon pa lang. Tago kayo ng tago. Naku! Ano talaga? Mang Marlon, may itatanong ko sana ako sa inyo eh. Shoot, ano ba yun? Pero, nahihiya ho ako eh. Uy, ba't ka naman mahihiya? Eh, hindi ka naman iba sa akin. Ano ba yun? Magpapaturo sana ako sa inyo kung paano manligaw. Kasi sa nakikita ko, yung stroke nyo iba. Deadly kayo sa babae. Sa nakikita ko sa inyo ni Carol, naku. Si Carol nga ang miligaw sa akin eh. Iba tayo umistroke sa babae. Teka, liligaw ka sa babae, papaturo ka sa akin? Opo. Sa bagay, hard to speak. Eh, madali yan. Ngayon, high-tech na ngayon ang pagligaw sa babae. Kinakailangan, pag ang kamay niyan nakaganyan, medyo naputi mo na kagad ng ganyan. Paano kung kinabig na ganyan? Alam mo, dalawang klase ang pagkabig ng kamay ng babae. Pag ayaw, ang kabig ay ganyan. Pero pagka gusto ang kabig niyan eh, ganun. Ah. Paano ho kung ayaw pa? Kung ayaw pa, di regaluhan mo ng tatlong rosas. Paano ho kung ayaw pa rin? Kung ayaw pa, regaluhan mo ng tatlong Mercedes-Benz. Mayaman ka naman eh. Okay yun. Pero malay mo, hard to get. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. High-tech na nga eh. Lundagin mo na at pupugi mo ng halik. Lundagin ko? Pupugi ko ng halik? Oo, oh, yan ang uso ngayon eh. Okay yun ah. Sino ba yung babae niyan? Si Jenny yun sana eh. Sasapukin kita, anak ko yun. Oh, papaturo ka pa, ha? Eh, kaya nga... Walang yaka pag-agahas. Ako pa yung anak ko sa'yo. Tumigil ka dyan. Huwag mo akong kausapin. Apo. Wish it. Parang nalulungkot ka yata. Something bothering you? Baka namimiss mo ba ang boyfriend mo? I don't know if it's a problem, Dad. Ano yun? Dad, halimbawa, hindi mo mahal yung isang guy. You'd cancel the wedding? Jenny, kung hindi mo mahal yung tao, ka magpakasal. Eh ba, habang buhay mong pagsisisihan yan, magpapakasal ka lang sa lalaking mahal mo. Yes, Dad. Hmm? Teka nga. Bakit all of a sudden, biglang-biglang ayaw mo magpakasal? Wala bang lumulundag at pumupupog sa'yo ng halik dito? Ha? Lumulundag at pinupupog? Ha? Walang nangahalik sa'yo? Of course not, Dad. Wala naman. Talaga. Kala ko lang naman, may mga pilyo dyan kasi. I love you.
Sorry sir, wala akong Jenny Blanco naka-register sa amin. Pero sabi niya sa akin sa overseas call, dito siya naka-check-in, dito sa hotel na to. Sorry sir, wala ako talaga sir. Anything I can do for you? Oh yes, I'm looking for someone. Her name is Jenny Blanco. Jenny Blanco? Here's her picture. Oh, kilala ko ito. Ito yung bisita ni Don Jaime. Don Jaime? Yeah, upstairs. There in penthouse. Oh, Marlon. Sir? Oh, sama mo ito kay Miss Blanco. Up there, penthouse. Miss Blanco? Wala sila dito. Lumabas silang mag-ama. Mamaya pa siguro ang balik nun. Anyway, I have a reservation. Can I go to my room now? O sige, samahan mo rin siya sa room niya. And by the way, I'm Robert Palma. I know. You know? Paano niyo nalaman? Ay, nadinig ko rin sa desk kanina. Sa desk? Ah, di bale. Kaya ako nandito sa Pilipinas kasi gusto sana namin magpakasal ni Jenny. Gusto ko makilala yung father niya. Aray! Bakit niyo naman binagsak? Nadulas eh. Pasensya ka na, mabigat pala eh. Papakasal kayo ni Jenny? Oo. Patay. Sino patay? Yung koko ko patay na. Oh. Mabait kaya yung father ni Jenny? Ewan ko, hindi ko siya kilala. Mayaman daw sila eh. Naku Marlon, anong gagawin natin ngayon? Tsak na malaking gulo to. Gusto mo, gulpihin ko para umalis na rito eh. Gulpihin ka eh. Eh kung ikaw gulpihin ko, kaya laki-laki nang pipitikin ka lang nun. Huwag mo ang guloy na isip ko. Mang Marlon, bakit hindi na lang kayo mag-dinner ni Jenny sa labas para hindi kayo makita ni Robert? O nga, no. Sige, punta mo si Jenny sa penthouse. Sabi mo, kakain kami sa labas. O sige, Mang Marlon, mauna na ako ha. Oo. Oh, sasabay na ako, okay? Sige, susunod na ako. Magbibihis lang ako, kakain tayo sa labas. Kakain kami sa labas? Sino may sabi siya kakain ka sa labas? Sama ako. Oh, Carol, did you happen to see my dad? Paakit na siya. That's good. Sandali lang, ha? Oh, sure. Oh, Boyet, ba't di ka pa kumikilos? Akit na ang tatay mo. Iyan mo siya? Jenny. Hmm? Kahit anong mangyari, basta tandaan mo na mahal na mahal kita. Ano mo pinagsasabi mo? Basta tandaan mo lang yun, okay? That might be my dad. Excuse me, ah. Okay. Is Jenny there? Come in. Jenny, may bisita ka. Jenny. Robert? What are you doing here? Namimiss na kita. That's why I'm here. Jenny, what's wrong with you? Hindi ka man lang naglo-long distance para malaman ko kung ano nangyayari sa'yo. Kasi gusto niya surprisahin ka. Gusto niyang malaman kung sino ang daddy mo. Ako rin, gusto kong makilala kung sino ang daddy mo. My dad? Yes, your dad. I wanna meet him. Jenny? Tayo na! Dad, I'd like you to meet Robert. Robert? Robert, I'd like you to meet my dad. Ito ba, di mo? Bakit ka naka-mail ka lang? Hindi ka naka-bellboy! Siya nga daddy ko eh. Paano siya naging bellboy? Ha? Paano mo siya maging daddy eh? Siya yung bellboy na naghatid sa akin sa kwarto ko. What? Dad, what are they telling me? Hoy, Marlon. Anong kaguluhan to? Total, na buko na rin lang yung lahat.
sasabihin ko na ang totoo. Jenny, totoo yung bellboy lang ako rito. What are you telling, Dad? You're not joking me, are you? Totoo. Patawarin mo ako, anak, kasi itong pagtira natin dito sa penthouse nito, tinulungan lang ako ng may-ari nitong hotel, si Don Jaime, na dito tayo titira pansamantala, libre lahat habang narito ka sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na patitirahin ka ni Don Jaime dito sa penthouse. Isa kang impostor. Ha? Malis ka na rito. Hindi, tatawag ako ng security. At sasabihin ko rin kay Don Jaime, ang lahat ng kalukaw ang ginawa mo rito. Teka, teka! Totoo lahat ang sinasabi ni Mang Marlon. At alam to ni Papa. Hoy, huwag kang makasabat-sabat dito. Bellboy ka rin. Sige, sabihin mo sa akin, sino ang papa mo? Sige, sabihin mo! Si Don Jaime ang papa ko. At kami may-ari nitong hotel. Si Don Jaime? Papa mo? Oo naman, huwag mo nga akong lukuhin. Jenny, patawarin mo kami. Dahil nagsinungaling kami sa iyo ng daddy mo. Bakit kinailangan mong magsinungaling sa akin, Dad? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Di naman ako mukhang pera. Isa ka pa, Alan. Niloko mo rin ako. Sabi mo sa akin mahirap ka. Pero yung pala mayaman ka. My God, Jenny! Halika na! Now you know what kind of a man your father is. Him and his friends are all con men. Eric Kahneman, Robert, bumalik ka na sa States. I don't want to see you anymore. Jenny! Oy, saan ka pupunta? Di ba sinabi siya, umalis ka na? Roland, tigilan mo na ako, ha? Nirerespeto kita dahil mataas ang katungkulan mo sa akin. Sinusunod kita. Kahit nalabag sa kalooban ko, oo, wala ko ng oo sa'yo. Pero sa pagkakataon na ito, karangalan ng anak ko nakataya. Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, mapipilitan akong labanan kita. Sige, kung gusto mo ako sisantayin mo ako. Tay! Pabayaan mo na si ate. Ang gulo-gulo nila dito eh. Umuwi na tayo. O, eto ka makialam dito, ha? May problema kami ng ate mo. Tay, ba't puro lang si ate inintindi mo? Pinapabayaan mo na ako eh. Kaya gulo-gulo mo, umuwi ka kung gusto mo umuwi. Oh, shit. Boyet! Gilbert, saan pupunta yun? Ewan ko. Hoy! Kayong tatlo! Huwag kayo alis! Paresto kayo! Sinong paresto mo? Yan tatlong yan! Oh, Don Jaime! Yan tatlong yan! Yung alan yan, narekomendado nyo. Ginagamit pa ang pangalan nyo. Abusado ho! At saka sabi pa niya, anak nyo raw siya, yan may-ari ng hotel. Wow, nonsense! Hindi ako naniniwala. Anak ko nga siya. Anak nyo? Oo. Si Alan, anak nyo? Marami na akong nalalaman tungkol sa mga kalokohang ginagawa mo. Ang pagnanakaw sa mga gamit ng hotel at ang sobra mong pagmamaltrato sa mga empleyado. Pero, Don Jaime... Huwag ka nang sasagot. Baka mawalan ka pa ng trabaho. Jenny, anak. Alam ko mali ako. Eh, kasi... Patawarin mo ako. Jenny! Jenny! Jenny? Jenny, anak. Patawarin mo sana ako sa ginawa kong pagkukunwari. Wala naman ako masamang intensyon eh sa ginawa ko. Natatakot lang ako baka hindi mo matanggap, ikahiya mo. Kung malalaman mong bellboy lang ako at mahirap pa ako sa daga. Bakit ganun ang iniisip niyo sa akin, Daddy? Para niyo akong pinaglaruan. You all conspired to make a fool out of me. Kasi nga, mahal na mahal kita, anak. Alam mo ba? Nung nawala sa akin ang mami mo, gusto ko na sanang mamatay. Ikaw lang ang dahilan. Kanya nadala ko lahat ng kalungkutan sinapit ko sa buhay ko.
nung layo ka sa akin ng pamilya ng mami mo. Wala akong dinasal kundi makita sana kita. Mayakap. Makasama sa habang buhay ko. Kanya nung malaman kong uuwi ka rin sa Pilipinas, tuwan-tuwa ako. Pero natatakot din ako baka hindi mo matanggap ang aking pagkatao. Kaya napilitan akong tanggapin kong tulong sa akin ni Don Jaime tsaka ni Alan. But Dad, you don't have to pretend you're rich. Noon pa man ang ipinanganak ako, sabik na sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Tuwing makakakita ako ng mag-amag, magkahawak, naglalaro, nagyayakapan, nagmamahalan, how I envy them. Kaya ganun na lang pasasalamat ko sa Diyos na matagpuan muli kita, Dad. Dad, can't you understand? Wala akong pakialam kahit na kayo pa ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Kahit na bellboy lang kayo, ipagmamalaki ko pa rin kayo. Mamahalin ko pa rin kayo dahil kayo, Daddy ko. I love you, Daddy. I love you, Dad. Don't you know you're all that matters to me? You're my life, Dad. You're my life. Daddy, I love you. Natatawad mo na ako. Matitiis ko ba kayo, Dad? I love you, Daddy. I love you too. Boyet? Boyet? Boyet! Tay, alam kong hindi niyo na ako mahal. Kaya minabuti ko nang umalis. Pero lagi niyong tandaan, mahal na mahal ko kayo. Samahan niyo ako. Naglaya si Boyet. Boyet, anak. Aalis ka. Saan ka pupunta? Di ko alam kung saan ako pupunta. Basta't alam ko, kailangan ko nang umalis. Pero bakit? Pasensya ka na sa akin kung nasigawan kita kanina. Eh, nabigla lang ako eh. Mainit kasi ulo ko sa nangyari. I'm sorry. Boyet, hindi ka dapat umalis dahil mahal ka ng tatay mo. Noon yun. Pero ngayon, hindi na. Mula dumating si Ate Jenny, hindi niya na ako inintindi. Mari ba naman hindi kita intindihin? Boyet, anak. Magmula ng pinanganak ka hanggang ngayon, magkasama tayo sa hirap at ginawa. Kaya hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Lagi lalong siya iniintindi ninyo. Dahil sabik na sabik sila sa isa't isa, dahil ngayon lang sila nagkatagpo. Bakit ako? Hindi ako nagtatampo kahit magmula nung dumating ang Ate Jenny mo, hindi na niya ako inaasikaso. Carol, huwag mo sabihin pati ikaw. Nagsiselos kay Jenny? Of course not, yun ang ipaliliwanag ko kay Boyet, na bago dumating si Jenny, si Boyet lang at ako ang inaasikaso mo at binibigyan mo ng panahon.
Pero nang dumating si Jenny, medyo na itabi kaming dalawa, pero okay lang. Nandito pa rin ako sa likod mo. Minamahal ko lahat ng mga minamahal mo. Salamat, Carol. Napaka-understanding mo. Napaka-swerte ko. I love you. I love you too. Oh, ano, Boyet? Eddie, alam mo na hindi magbabago ang pagmamahal ng tatay mo sa ating dalawa kahit nandiyan ang Ate Shirley mo. Naku, Boyet. Please don't get jealous with me. I know how Dad... alam ko kung gaano kakamahal ng tatay kahit na hindi kanya tunay na anak. And I love you too. Tay, sorry ha. Hindi ko na po ulitin yun. Alam ko na pong mahal nyo kami ni Ate Carol. Tsaka hindi na ako magsiselos kay Ate Jenny. Tay, sorry ha. Sorry din, anak. Boyet. Dad. Alam nyo, ikamamatay ko siguro kapag may nawala isa man sa inyo tatlo. Hindi ako mawawala sa'yo. Lalong ako rin, Dad. Ako rin, Daddy. Oh, ba't nakisali ka? Anong Daddy? Walang yan, napupog mo rin, ha? Paano ako? Tumalong ka dyan sa tulay. Bahala na kayo. Tayo na lang. Salamat. Carol. Alan, iho. Thank you. Iha. Thank you. Ano po, Ninong? Kawang ka ng Diyos. Iha. Kawang ka ng Diyos. May natitira pang konti. Hindi ko na huwag yung manin. Ingatan mo. Sige, sige. Manager, saan ba kami rito sasakay? Saan pa dito'n? Ah. Hoy, mga kutsero. Manda na ka, sasakay na sila. Yes, sir.